Hello mga ogang tindera! Ayan, nandito po tayo ngayon sa ating barangay muli. Welcome to the RE-ECO Program World Diabetes Day. Ito po ay ginanap sa Barangay Wawa Multipurpose Building led by our Barangay Wawa President of Diabetic Hypertensive Club of Taguig, Mr. Teodoro and his staff. And of course, Ms. Dr. Edisa and our nurse of our barangay, Ms. Malu, and Wawa Health Center staff also. With the support of Kapitan Philip Brunoflor and Council, through committee, chairman on health ay si Kagawad Joey Tupe. May hawak po ng nutrition, mga ogang tindera. Ayan. So, ang tinahal po dito sa aming seminar ngayon ay about po sa mga diabetes, no? Diabetic person. Well, mga ogang, i-share ko lamang po yung aming seminar, no, na napag-aralan dito po sa ating RE-ECO. So, ang diabetes mellitus or diabetes ay isang sakit kung saan ang masyadong marami o mataas ang level blood glucose o blood sugar. Halos lahat ng kinakain natin, mga ogang tindera, ay nagiging blood sugar gamit ang insulin, isang uri ng hormone na galing sa pancreas. Pinaproseso nito ng katawan ng blood sugar para maipadala sa mga cell at maging energy. Kapag kulang o walang pinaprocess na energy or pinuproduce na insulin ang iyong pancreas o kaya naman ay hindi nagre-respond ang iyong katawan sa insulin, ibig sabihin nito, may diabetes ka na. Kung hindi maagapan, pwedeng magdulot ng diabetes ng maraming komplikasyon katulad ng mga kidney damage, 'di ba? Marami ngayon na may cancer sa kidney, katulad ng mga dinadialysis, 'di ba? Siguro naman alam niyo 'yan, vision problems, lumalabo yung kanyang mga paningin at cardiovascular diseases. So, 'di ba, mga organ tindera, pwede na po ba ako maging seminarian? Ang tanong naman, paano natin maiwasan magkaroon ng diabetes na tumaas ang ating sugar? Well, ang highlight ko po sa mind ko habang nagsasal, baguhin ang lifestyle, magbawas ng timbang. Kung masyado mataas ang timbang mo at hindi angkop sa edad mo, well, hindi, ano yun, diba? Hindi siya okay. Or kumuha ka na ng body mass index, sikapin na huwag maging obese or overweight, pumili ng mga diet program na mas malamang ehersisyo katulad ng pagsusumba. Ayan, 3 times a week, no? Dapat kahit paano pagpawisan tayo. Huwag basta uminom ng gamot na pampapayat or medical self-medication ba? Oo, lalo na kung hindi to aprobado ng BFAD. Mas maganda pa din ang natural na pagpapayat dahil yun ang gamot na nangangako ng mabilisang pagbabawas ng timbang. At walang side effect. Piliin ang mga whole grains, gulay, mga pagkain mayaman sa fiber, sa halip ng mga processed pagkain, cold cuts or instant, ugaliing magluto ng masusustansya. Diba? Numero uno dyan yung gulay at prutas. Diba? At alamin ang mga dapat mong iwasan, masyadong matatamis. Ako, mahilig ako dyan. Naku, tukso, layuan mo ako dahil nga ako may tindahan. Makarbo, gaya ng mga tinapay. No? Ako, marami akong tindang pagkain na tinapay. Tapos pasta o yung mga noodles or naku, yung mga processed na karne. Ang totoo, wala namang bawal na pagkain, basta balanse lang. No? Medyo bawasan lang natin. Kapag natutukso tayong kumain ng matatamis, sa mga instant foods, bakit hindi subukan ng mga fruit shakes, no? Pagdating naman sa inumin, maging banayad sa pag-inom ng soft drinks at alak. Yeah, never na ako dyan, no? Kung palagi ang iinom niyan, talagang tataas ang chance mo na magka-diabetes, lalo na ang soft drinks. Naku, ilang percent po yan. Iwasan ang paninigarilyo. Mas madaming komplikasyon at mas malaki ang chance na mauwi sa kamatayan. At syempre, regular natin i-check yung ating blood pressure para maiwasan sakit sa puso at maaaring komplikasyon ng diabetes.
At isang dahilan din po kung bakit po ako umattend dito sa seminar na ito dahil last result ko po sa aking laboratory ay mataas ang sugar ko. Bali, nakadalawang beses ako nagpa-love. Every 3 months ay lumalabas mataas ang sugar ko. So, I need to know kung ano po ba yung dapat, hindi dapat, di po ba? At yun nga, ang pagkain na maraming kanin, yung carbo, yan ang number one na nakakataas po ng sugar, no? At ang feeling ko po, hinang-hina ako kapag hindi ako nakakakain ng matamis. So, naku. At syempre, bata pa tayo at kailangan, kumbaga, sabi nga prevention is better than cure. So, at syempre, ang programang ito ay hinandog po ni Ate Lani Cayetano. Ano po? Ayan po. Sige, tunghayan pa po natin ang mga kaganapan dito sa ating seminar.